to, syempre nakita namin talaga yung disiplina sa inyo, yung patience niyo, at saka talaga naman na sabi niyo nga 4 years parang hindi talaga kayo sumuko sa laban ng buhay. At syempre, na-achieve niyo na ang mga dreams niyo. Pero gusto namin syempre kilalanin kayo isa-isa. Unahin na natin si Stel, kasi si Stel, ikaw nagkolehiyo ka at nag-working student. Tapos ginawa mo 'yon para makaipon ka ng pera sa para pagtustos dun sa studies mo at sa mga gastusin sa bahay, tama? Opo, tama po 'yan. Tapos nagkasakit at nagpunta ka sa Japan? Opo. Bakit? Kasi po nung time po na 'yon, parang nagsabi po sa akin yung mama ko na parang yun sa studies mo kaya ka namin suportahan, pero tulungan tayo, nak. Kaya po naisip ko po na magtrabaho po habang nag-aaral, and at the same time po naghahanap pa po ako ng ibang sideline jobs po, tulad po ng nagtuturo po ako sa mga bata, sumayaw po. Tapos ayun po, hanggang sa dumating po sa point na sobrang dami ko pong ginagawa na pagsabay-sabay ko, munting na po akong magkatubig sa baga po. Hoy! Bakit naman? Sobrang sabay-sabay na po, pagod, and then sobra ka ng masipag. Tinatry ko po talaga yung best ko para po maka tulong po sa family. And nung muntik po ako magkasakit, kinuha po ako ng tita ko sa Japan po para makapag-paggaling po. And at the same time, mabantayan ko po yung mga anak ng tita ko kasi kailangan niya rin pong magtrabaho para po matulungan kami sa Pilipinas. Napakasipag mo naman pala. Maraming salamat po. Ngayon, sobrang galing yung sumayo at mag-perform. Huwag mo nang hayaan na magkatubig ang kuan mo, ha? Magkakuha ang tubig ang kuan. Lagyan mo agad ang timpo ang likod mo kasi delikado ba yan? Ay po, maraming salamat po. Okay. Si Ken naman, isang beses mo lang nakita ang mommy at daddy mo. Bakit? Since birth po, parang iniwan po ako sa grandparents ko po. Tapos, ano po, kasi kailangan nila magtrabaho po sa malayong lugar kasi po, ayun nga po, mahirap po kami kaya kailangan nila mag-abroad. Hindi pa sila bumabalik? Hindi pa po. Kasi parang naging resident na po ata sila doon. Doon? Eh, hindi ka kinuha. Pinapapunta po ako kaso busy po kaya. Wala bang video call? Nag-video call po kami ng mama ko po. Tinatawag ko po siya na umusta po ako. Pero yung personal pala, first time pa lang yung pala. Oo. Yes. So sino kasama mo dito, lola mo? Sa ngayon po, nakikituloy po ako sa tita ko po. Siya po yung, dun po ako nakatira sa kanila. Basta someday, makikita mo rin ng personal, ng second time, third, fourth, fifth, ang papa. Thank you. In God's perfect time. Maraming salamat, Madam Aurin. Hindi ko sa Madam Aurin. Ako na, kitaan din natin kasi sa success ng kanilang grupo. Pero, syempre, ang utak ng kanilang grupo, ay walang grabe iba kundi utak si, walang iba kundi si Sejun. Kasi siya rin ang songwriter ng SB19. Yeah. Wow. Pero ito na ang catch sa kanyang personal life. Kasi nung nagkaanak raw ang kanyang kuya, sobra siyang na-pressure kasi lahat ng responsibilities napunta sa kanya. Kaya talagang na-force siya na mag-working student. Is it true, Sejun? Sa totoo lang po, na-feel ko lang po yung pressure siguro po. Pero hindi naman po totally kinuha ko po lahat ng responsibilities. Pero po, sobrang naglo-look up po ako sa kuya ko po kasi po tumigil po siya mag-aral para mag-work para po matustusan yung pag-aaral namin ng mga kapatid ko. And parang gusto ko po ibalik talaga sa kanya kasi po siya po talaga yung nilo-look up to ko. So nung nag-aaral po ako ng college, nagtrabaho rin po ako, pumasok po ang call center agent before mag-graduate para po kahit papano makatulong po ako sa family namin. And at the same time, ayun po, gumraduate po ako, so natuwa naman po yung family ko. Ay, ang cute. Pero at least kinuna mo sila. Oo. Ito naman si Josh. Si Josh, totally, hindi niya nakagisnan yung parents niya. Yung father ko lang po yung hindi ko po nakilala. Okay. Yung mother ko po, siya po yung nagpalaki sa amin. Single parent lang po siya. Then, yung kapatid ko po yung kasama ko, yun, lumaki po. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita yung tatay mo? Opo, never po. Recently po, parang may nagpakilala po sa akin na, kasi po nagpa-perform kami, siyempre po medyo nakikilala po kami ngayon. Parang may nagpakilala po sa akin na kapatid po ng father ko. Kaso daw po, wala na daw sa katinoang isip, parang na-depressed daw po kasi tapos, ayun po. So, nag-move on na lang po. Ay. Kasi siyempre, hindi, pero, mahirap pa. Parang speechless tayo, baka bilang mga mamsi, mahirap yung pinagdaanan ng anak siya na ito. Okay, para ha. Ayan. Huwag kang mag-alala, kasi yung mga pinagdaanan nyo, pinagdaanan din namin. Diba? Iba-iba lang tayo ng storya. Pero lahat galing sa hirap, struggle. And that
makes us stronger now. Kaya tayo nandito ngayon. Yes. Kaya kayo blessed. Yes. Thank you po. Ayan. Pero ito namang next natin si Justine. Kung akala nyo ito ay palungkot ng palungkot. Well, 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 well. Siya lang naman ang RK ng group. Alam niyo ba kung anong RK? Ano? Rich kid. Right! Spoiled! Pero may point talaga sa buhay niya na nahirapan siya sa thesis. Thesis? Aminado ko, nahirapan din ako. Nahirapan sa thesis. Nahirapan siya sa thesis. Bakit? Ba't pa nahihirapan? Kasi na hindi nila natin in-open dito. Ano ang reaction ng momshi at popshi? Siguro, syempre po, at first, gusto talaga nila makapagtapos po ako ng pag-aaral ng parang on time and if possible po with honors, ganyan po. And yun nga po, since nagpumasok po ako ng training namin, yung training system po under ng company namin, ShowBT Philippines, kailangan ko pong pagsabayin yung studies ko and yung training po. Kasi syempre, gusto ko po yung pangarap ng parents ko na makapagtapos ako ng pag-aaral at yung pangarap ko rin po na maging artist po. Gusto ko po sana ma-pursue sila pareho. So, tinry ko po yung best ko para pagsabayin po yung thesis ko and yung training po namin. And luckily, natapos ko po lahat and nakagraduate po ako with honors and nakapag-debut po ako kasama yung mga kagrupo ko po. Wait, Justin, ang peres mo ba ay Pinoy? Opo, pares po, pure Pinoy Filipino. Pinoy talaga? Para kang Korean, no? Actually, talagang itong dalawa, parang Korean talaga itong kuan sila. I love it! Thank you so much, SB19! Thank you, SB19! Good luck sa inyo, ha? And hope to see you palagi from now on dito sa industriya. Yes! Congrats! Welcome! Maraming salamat. Balik-balik lang kayo sa Magandang Buhay!